Ano, extra rice, extra rice. Extra rice. Extra rice. Siguro absent ka na tinuro mo doon. Hindi ako nag-order ng extra. Hindi, extra, ano extra. Hindi nga niya alam mo extra. Hindi ko alam yung extra, alam ko yung rice. Yung chow fun fried rice, di ba? Chow fun. Ano yung rice? Pan. Pan. Oh, tama. Extra pan. Oh, extra pan. Extra pan. Pan. Oh, pan. Oh. Ay, fried rice, ano? Chow fun. Ah, boiled, boiled rice. Boiled rice? Oh. Steam rice. Steam rice. Steam rice, pai fan. Pai fan. Kung may pandan, may pandan. Pan-pan. Hindi ko alam. Mark, ako saan na. Okay, anong alas 5:30? O yan. Alas 5:30. Madali na lang yan, ha? Yari kay taberna. Sign, sign. Pukyan o Mandarin? Pukyan? Meron pang Pukyan, may Mandarin. Kahit ano, ha? Kahit ano, Mandarin. Kahit sa Tiga Binondo na lang, si Tira. Tira. Gotiam Satsap Kun. Yo! Tuloy-tuloy pa rin po ang balita. Matutuwa yung teacher mo at saka yung eskulahan mo. O nga, tama. Ano yung ano, tuloy-tuloy pa rin ang balita? Mark, go! Magkakambal na good news at bad news naman sa ekonomiya. Umangat ang GDP ng Pilipinas sa first half po ng taon. Patuloy rin ang paglakas ng piso kontra dolyar. At all-time high ang mga numero sa merkado kahapon. Ang masamang balita nga lang sa kanila ng good, o sa kabila po ng good news na ito. Dito naman babasa, hindi ko mabasa eh. Lumobo pa rin ang bilang ng mga Pinoy na nagsasabing mahirap sila. May report si Michelle Rosa. Sa gilid lang ng kalsada nakatira si Mang George isang taon matapos siyang matanggal sa trabaho bilang construction worker. Kung dati nakakapag-uwi pa siya ng kulang, ngayon halos wala na siyang pambili ng mailuluto sa kalan nila. Paminsan-minsan may racket bilang karpentero, pero hindi makakaila ni Mang George na mas mahirap ang buhay ngayon. Gusto natin maghanap buhay. Wala naman tayo mapapasukan. Hindi ka kaya ng nakaraan, kahit o paano. Eh, nakakaano tayo ngayon. Wala. Isa lamang si Mang George sa milyon-milyong Pinoy na nagsasabing mahirap na sila ngayon. Base kasi sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations, 50% ng mga pamilyang Pinoy o halos siyam at kalahating milyong pamilya ang nagsasabing mahirap sila. Di hamak na mas mataas ito sa 43% o 8 milyong pamilya nitong Marso lang. Kumpara sa nakalipas na quarter, mas marami ang nag-iisip ngayon na pamilya na nagsasabi na ang pamilya nila ay mahirap. Para sa ekonomistang si Benjamin Jokno, may timing din ang pagdami ng Pinoy na nagsasabing mahirap sila. Mga 6 weeks after the election. So siguro yung election effect medyo nawala na yun. Nagastos na nila yung... Puna pa ni Jokno, malaking pagkakaiba ito sa binalitang paglago ng ekonomiya ng 7.9% kamakailan. Dahil sa positibong mga numero, maging ang Philippine Stock Exchange umarangkada rin. Nagsara ang PSE Index sa 3,900, isang record high. Ang piso naman patuloy na lumalakas kontra dolyar. Pero sabi ni Jokno, hindi ito ang sukatan ng tunay na kalagayan ng isang Pinoy. May biglang sabihin noon, yung paglago na ekonomiya, hindi talaga nararamdaman ng taong bayan. Kaya naman ang payo ni Jokno sa Administrasyong Aquino, seryosohin ang pulso ng mamamayan at gumawa ng mga programang tunay na makakapagpaunlad ng buhay nila. Michelle Rosa, News 5. Ay, yan ang problema. Parang parallel universes eh. Mm-hmm. No? Pag nakikita mo yung stocks, tapos lagi mo dinadyok sa post ng imahe ng parang gano'n, yung huli natin nakita kanina, mm-hmm. kahirapan. Parang walang tulay, no? Walang tulay, walang kinalaman yung nangyayari sa Ortigas o sa Makati, doon sa nangyayari sa Agham Road, sa nangyayari sa Payatas, sa mga nangyayari sa Paseco. Parang hindi ma-justify yung Millennium Development Update nila. No, medyo na, ganun eh. Na kaya daw nating mahati ng kalahati yung mga mahihirap sa Pilipinas by 2015. Uh-huh. Kaya, mukhang hindi mangyayari yun. Pero, hindi mangyayari talaga yun kahit kailan. At uh-huh. Sobrang cynical naman nun. Kailan? Sige nga, kailan? Hanggat may sinasabing korupsyon dyan, hindi mahahati yan. Oh. Pero Erwin, hindi ka ba umasa sa tinatawag nating tuwid na landas? At baka doon na tayo patungo. Eh pero yun nga pare, yung tuwid na landas na yon. Halimbawa na lamang, o ito. Akala ko ba tuwid na landas? Oh. Eh halos dinoble yung pork barrel. Oh. From 10 billion to 20 billion plus. Tapos tinaasan pa ni President Noynoy ang sarili niyang pork barrel. Ayun. Tipo, ayan, tawag dito, intelligence fund. Hindi natin malalaman kung saan mapupunta yun, mga kapatid. From 1.3 billion to 1.4, almost 1.5 billion intelligence fund yun ni Pinoy. Baka naman gagamitin niya para sa mabuti. Eh, sana. Diba, sabi niya ng inauguration niya.
kayo ang boost ko. Hindi, sinabi naman niya na syempre may mga safeguards siya na nilagay in place such as a certain... Websites. Oh, a certain ano lang. Para may listahan siya ng mga proyekto na pwedeng panggamitan itong pondong to. No? Pero... Ayun, ito pa. Ito pa ang isang dagdag pahirap sa mga Pinoy. Hindi tuloy ang aalisin pero wala na raw preno ang pagbawas sa subsidy na binibigay ng gobyerno sa MRT at LRT. Patay. Dahil dyan, posibleng dumoble ang pamasahe sa tren. Dako po! May report si Christina Lazo. Halos araw-araw, sumasakay ng LRT sa second year college student na si Eldrin, papasok ng Far Eastern University. Sa halagang 200 pesos na allowance niya kada araw, 80 pesos rito, napupunta lang sa pasahe. Pero kapag natuloy pa ang plano raw pagtaas ng senior sa MRT at LRT sa Oktubre, baka kahit pang merienda, wala nang matira sa kanya. Nakakalungkot kasi syempre, estudyante ka lang, limited yung allowance mo per day. So, yung imbis na ikinakain mo na pang mga projects mo, eh, magagastos pa sa fare mo. Isa lang si Eldrin sa libo-libong pasahero ng MRT at LRT na kailangan maghigpit ng sinturon kapag pinatupad ng gobyerno ang dagdag pasahe. Ayon kay DOTC Secretary Jose Ping de Jesus, posibleng maging 20 hanggang 30 piso na ang pamasahe sa MRT at LRT. More or less, I can say we are trying to benchmark it on the fare that is being charged by an air-conditioned bus. Pero giit ni Jesus, babawasan lang at di naman tatanggalin ng gobyerno ang subsidy para sa MRT at LRT. Pero pwede daw idagdag ang pondong mababawas dito sa ibang proyekto tulad ng pagpapatayo ng mga classroom at pagpapaganda ng serbisyong pangkalusugan. Asahan din daw na sa pamamagitan ng dagdag na singil sa pasahe, mas mapapaganda pa ang serbisyo ng MRT at LRT. We intend to improve the service and expand the capacity so that hindi na masyadong magsiksikan. Taas naman siguro, ma'am. Baka mahirapan naman yung ibang ano, siyempre may mga maraming anak. Okay lang kasi anong magagawa naman kung tataasan talaga. Diba? Kaya okay na rin. Umalma naman ang National Council of Commuter Protection. Dapat daw ikonsidera rin ng gobyerno na karamihan sa mga commuters sa LRT at MRT mga minimum wage earner lang. Ang mangyayari po nito ay almost 20% na or more than 20% dahil kung idadagdag po natin yung usually magta-tricycle sila hanggang sa kanto ng kanilang kalsada at isang sakay ng jeep papunta sa MRT or LRT station, aabot po tayo ng 30% ng karaniwang pasahe ng isang karaniwang manggagawa. Hihiling ang National Council for Commuter Protection ang dialogo sa Kongreso at Senado para malaman kung saan pumupunta ang kinikita ng MRT at LRT. Kailangan daw kasi maintindihan ng publiko kung bakit kailangan bawasan ng gobyerno ang subsidy para sa pampublikong transportasyon samantalang nakakatulong naman ito sa pag-unlad ng ekonomiya. Christina Lazo, News 5. Eh, kikita yung mga bus ulit yan. Kung matuloy na. Dadami na naman sila. Yung mga bus? Oo. Hindi, parang hindi mo nababawasan talaga yan. Eh. Alam mo, Lord, nakakabwisit dyan. Tataas mong pumasahe, mag-aantay ka sa pila na pagkahaba-haba, pagkainit-init. Okay lang yung taasan mo yung pamasahe kung gumanda yung servisyo eh. Dagdagan nila yung bagon. Yan. Yun. Ano yung bagon? Bagon. Word karwahe. Of the day. Ika nga. Karwahe. Bagon. Dagdagan nila para hindi yung haba. Tingnan mo lamang dyan sa may North Avenue. Dyan nag-umpisa yan. Kabe hanggang sidewalk? Oh, sobra. Ano? Akala ko may tinitindang lotto ticket na 150 billion. Sa haba ko yung pumila nandyan. Yung pala paakyat sa MRT. Parang iya. Sabi ko, saan ba dulo na pila ito doon? Tinuro ako, malapit na sa... dito sa may malapit sa Quezon Avenue. Eh, pila ako ng pila. Yung pala, paakyat doon sa MRT. Akala ko, bilihan ng ticket. Eh, yun yung panonin ng 320 million. Yung premyo ng loto. Eh, sabi nga nila, pare, kung gusto mo raw mawala yung mga 80% ng mga manyak sa Maynila, magsaka mo ng bomba yung MRT. Ay, naman! Dahil sobrang sikip. Nandun yung mga manyak na... May iwalay na naman ang mga bagon para sa mga babae, di ba? May nakakalusot pa rin. Hindi pa rin kasha, tsaka may nakakalusot na lalaki doon. Meron. Paano yun? Marami doon mga reklamo sa opisina ko na mga...